karanasan at bahaging ginampanan, mga kababaihan, tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Sa nakarang aralin, natalakay ang karanasan, implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano na suri ang kaugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalista, Silangan at Timog Silangang Asya. Sa bagong aralin, makatutulong ang inyong natutuhan sa nakalipas na ikatlong markahan upang madali nang maunawaan ang aralin tungkol sa parehang paksa na mga samahang kababaihan tang makalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang nasusuri ang kalagayan at papel ng kababaihan sa iba't ibang bahagi ng Silangan at Timog Silangang Asya. Alalaman ang mga samahang kababaihan na nagsulong ng pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. At napahalagahan ang kampanan ng mga kababaihan sa Silangan at Timog Silangang Asya. Bago ninyong simulan ang aralin, subukan muna ninyong gawin ang isang maikling gawain. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Panoto, suriin ang mga larawan na nasa ibaba at tukuyin ninyo kung ano ang mga tinutukoy ng bawat larawan. Sagutin rin ang ilang mga pagprosesang tanong na makikita sa ibaba. Sa pagkakataong ito, mayroon na kayong ideya sa ating pag-aaralan. Sunod na bahagi, masasagot ang inyong mga katanungan tulad ng ano-ano ang mga kalagayan at naging papel ng mga kababaihan. Paano naisulong ng mga samahang kababaihan ang pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika sa mga bansa, Silangan at Timog Silangang Asya at iba pa? Tara na, ating alamin o mas palawakin pa ang inyong kaalaman sa araling ito. Mga samahang kababaihan at ang mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Sa kasalukuyang panahon, hindi pa rin pare-pareho ang kalagayan ng kababaihan sa Asya. May higit na maganda ang kalagayan at mayroon ding kakaunti lamang ang karapatan. Hindi basta narating ng kababaihang Asyano ang kasalukuyang kalagayan nila. Nagpunyagi ang kababaihang Asyano upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang pagtatrabaho at pagboto tuwing eleksyon ay ilan lamang sa karapatan pagkakataong ipaglalaban ng matagal na panahon ng kababaihan bago nila ito nakamtan. Sa pakipaglaban nila para rito, marami silang hirap na pinagdaanan. Nararapat lamang nating bigyang pugay ang pakikibaka ng mga kababaihan upang matamo ang karapatang bumoto. Malaga rin na malaman ang pagpupunyagi ng karaniwang kababaihan o trabaho. Tatalakay rin sa araling ito ang kalagayang panlipunan at ang pagpupunyagi ng kababaihan sa Asya na paglaban ang karapatan tungo sa pagkakapantay-pantay. Dito rin matatalakay ang mga ginampanan ng mga samahan o kilusang pangkababaihan sa piling mga bansa sa rehiyon. Suffrages. Kilusang suffrages. Kilusang suffrages mula salitang suffrage sa nangangahulugang karapatang bumoto sa eleksyon o referendum mahalal sa pamahalaan. Ang mga kilusang pangkababaihan ilalarin bilang
kulasang suffragists buo sa iba't ibang bahagi ng Asia, kabilang ang Silangan at Timog Silangang Asia sa unang bahagi ng 20th century. May pagmamalaki ng mga Pilipino na ang Pilipinas ang isa sa mga unang bansa sa Asia na nagbigay ng karapatang bumoto sa kababaihan noon 1837. Nakikita sa talahanayan ang mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asia. Nakikita na nanguna ang Thailand noong 1932 na pinangalawahan ng Pilipinas noong 1937 at pinangatluhan ng Indonesia noong 1945. Mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asia na nagbigay ng karapatang bumoto sa kababaihan. Pilipinas. Ang mga kababaihan ay may mahalagang papel na ginagpanan sa lipunan bago pa ang kolonyalismo. Ang mga kababaihan ang karaniwang tumatayo bilang babaylan at katalonan, leader espiritual. Marami ring pribilehyo at karapatan ang kababaihan at rate ay tinatamasa nila subalit nawala na sa kanila dahil sa kolonyalismo. Kung ang pakikibaka ng mga kababaihan para sa pantay na karapatan ay maaaring tingnan bilang pagbawi ng kanilang dating mataas na patiguan sa lipunan. Naging mahaba ang pakikibaka ng mga kababaihan sa Pilipinas bago na ipagkaloob sa kanila noong 1937 ang karapatang bumoto. Taong 1905 nang magsimula ang feminism sa Pilipinas. Ito ay sa pagkakatatag ng Asosyasyon Feminista Pilipina na pinangunahan ni Concepcion Felix. Tayunin ng samahan na magpatupad ang mga reforma para sa kababaihan pagdating sa edukasyon, kulungan at sa paggawa. Noong 1906, itinatag ang kilusang unang nagtaguyod ng pagbibigay ng karapatang bumoto sa kababaihan. Ito ang Asosyon Feminista Ilongga na pinangunahan ni Pura Villanueva Calau. Taong 1907, nakahanap ng kaibigan at mga kongresista ang mga sikilsang suffragist, eksimpulima sa pagpapasa ng mga batas hinggil sa pagbibigay sa kababaihan ng karapatang bumoto. Dinaprobahan sa Senado ang mga batas na iyon sapagkat marami ang tumututol sa pagbibigay ng karapatang bumoto ang mga kababaihan. Sinabing magkakaroon ng komplikasyon sa pamilya at lipunan. Kapag ibibigay ang karapatang ito at palalakihin rin ng mga kababaihan bilang na mga botante nangangahulugan ng lalong pagtagal at pagiging magastos ng eleksyon. Sa kabila ng mga pagtatalo, nagpatuloy pa rin ang pangangampanya para sa karapatang bumoto ng mga kababaihan. Noong 1933, inaprobahan ng Senado at pinirmahan ni Gobernador Frank Murphy batas na nagkakaloob ng karapatan sa kababaihan na makaboto. Subalit ang batas na ito na naipasa ni Kongresista Miguel Senko ng Cebu ay naipatapad lamang noong 1937, kung saan sa parehas na taon ay naisabatas rin ito sa pagperma rito ni Pangulong Manuel L. Quezon. Japan. Ang tradisyonal na papel ng kababaihan sa Japan ay nakasalalay sa sistema saan lalaki ang namamayani o tinatawag na sistemang patriarkal. Ayon sa tradisyon, tinuturuan ang babaeng sundin ang kanyang ama, asawa, at anak na lalaki. Itinuturing na mga pamano nito ay nakaugat sa paniniwalang Confucianismo na nakuha ng Japan mula sa China. Kaya't ang pagpupunyagi ng mga kababaihang Hapones na makamit ang karapatan sa pagboto ay isang napakalaking hakbang para sa kanila. Siyawa Posay naman ang feminista at politikong namuno kusang suffragist sa Japan. Halal siya ng limang ulit sa parlamento
habang nangangampanya para sa pagkakapantay-pantay. Noong 1924, pinangunahan niya ang pagtatag ng Fusen Kakutokod Dome Women's Suffrage League. Ito ang naging simula ng pagkakaroon nila patang mag-organisa at dumalo sa mga pulong politikal na dati ay pinagbabawal sa kanila. Noong dekada 1920, isa sa pangunahing partido politikal ang sumuporta sa pagboto ng mga kababaihan. Subalit, nantala ang tagumpay ng kilusan, kontrole ng sektor ng militar bansa noong dekada 1930 at binuwag lahat ang sistemang demokratiko kasama na ang kilusang suffragist. Noong 1945, nang matalo ang Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig, nakipagtulungan ang mga kilusang feminista sa mga allied pagmumuno ng bagong konstitusyon na magbibigay ng karapatan sa mga kababaihan. Maasa sila na magagamit ang balota upang mabawasan ang militarismo sa Japan. Taong 1947, nang makamit ng mga kababaihan ang karapatang bumoto. Pagkakataong pangkabuhayan. Ang kasaysayan ng pakikipaglaban ng kababaihan sa Asya ay hindi lamang kasaysayan ng mga babaeng nakapagtamo ng mataas na antas ng edukasyon. Ito ay kasaysay rin ng mga kababaihang magsasaka at manggagawa tulad ng sa kaso ng bansang India. Kung tutuusin, ang economic miracle o makamtang kaunlaran sa ekonomiya ng ilang mga piling bansa sa Asia ay hindi na isakatuparan kung wala ang mahalagang partisipasyon ng mga kababaihan. Mga kilusang pangkababaihan sa Asia. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan sapagkat sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Bukod sa karapatan, bumoto at mabagay sa pang-ekonomiyang pamumuhay, marami pang karapatang ipinaglalaban ang kababaihan. Ating alamin ang mga limbawa ng mga kilusang pangkababaihan na ito. Japan. Noong dekada 1920, nagsimulang umusbong ang mga kilusang pangkababaihan sa Japan. Noong 1962, itinatag ng 32 na kababaihan sa pangunguna ni Retsuka Raicho, Nogami Yaiko at Iwasaki Chichiro, Japan Women's Association o Shinfu Jin. Pinaglaban nila ang mga karapatan sa pagkapantay-pantay sa lipunan, kaaya-ayang kondisyon sa tahanan at trabaho, suporta sa pag-aalaga ng bata, edukasyon, proteksyong pangkapaligiran, kapayapaan at abolisyon ng mga armas nuklear. Ang kilusan ay aktibo sa pagbibigay ng mga patuloy na pagbabago sa mga kababaihan sa Japan. Pilipinas. Matapos mabuo ng kilusang Asosasyon Feminista Pilipina, nagsimula na ring mabuo ang iba pang kilusan o samahan para labanan ang mga tulad ng militarisasyon, karasan sa tahanan, at iba't ibang uri ng diskriminasyon sa kababaihan. Tunghayan natin ang mga samahan o kulisang ito. Malayang kilusan ng bagong kababaihan. Paglaban para sa kalayaan ng kababaihan at bayan. Kababaihang Pilipino. Pinabuo ito ng mga kababaihan o Pilipinang manggagawa. Katipunan ng bagong Pilipina at National Commission on the Role of Filipino Women. Ayon siya na tumutulong sa mga proyektong pangkabuhayan para sa mga kanayunan. National Organization of Women. Nakikipaglaban sila para sa malinis na eleksyon. Concerned Women of the Philippines. Pinaglalaban ng ilang mga isyo na may kinalaman malaking epekto sa mga kababaihan. Kilusan ng kababaihang Pilipina, pagtataguyod ng mga kababaihan sa mahihirap na lugar sa bansa.
samahan ng makabagong kababaihang nagkakaisa, pagpapatupad ng mga proyekto para sa mga bata, Alliance of Women for Action Towards Reconciliation, pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon para sa kapakanan ng mga kababaihan. Lila Pilipina, organisasyon na ipaglalaban na makamit ang ustisya para sa mga comfort women, at Gabriela, isang koalisyon ng mga iba't ibang grupo ng kababaihan na kasuporta sa mga biktima ng rape, domestic violence at iba pa. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan sa iba't ibang bahagi ng Asia ay katibayan lamang ng paghahangad at pagkilos ng kababaihan upang makamit ang mga karapatang politikal, pangkabuhayan, pagkakapantay-pantay at mapabuti ang kanilang kalagayan sa tahanan at sa lipunan. Mga samahang kababaihan at ang mga kalagayang panlipunan sa buhay ng kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Ngayon na talakay at nasuri na ninyo ang aralin, atin namang susubukin ang inyong natutuhan sa pamagitan ng sumusunod na gawain. Mga gawain sa pagkatuto. Gawain sa pagkatuto bilang dalwa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Thank you.
Maraming salamat sa pakikinig.